FEU o ang Far Eastern University ay isa sa kilalang pribadong pamantasan na matatagpuan sa lungsod ng Maynila at ito'y itinatag noong 1928. Isa ito sa kilalang universidad sa Pilipinas na maihahambing sa mga iba pang kilalang pamantasan katulad na lang ng pamantasan ng Ateneo at ang pamantasan ng Lasal. Ngunit ang Far Eastern University, ayon sa isang kasaysayan nito, kinilala umano ito ng ilan at nabibilang bilang isa sa mga haunted university sa Pilipinas. Dahil sa pagpapakita umano ng isang babae na karaniwang nagpapakita tuwing sasapit na ang alas 8 ng gabi sa may 7th floor sa may nursing building na dating Institute of Architecture and Fine Arts ng pamantasan. At minsan naman ay nakakarinig ang ilang mga estudyante, lalong-lalo na ang mga panggabing klase, ng isang tinig ng pag-iyak at nakakaramdam umano ng bigla ang paglamig ng hangin na tiyak nakikilabutan ang makakaramdam nito sa tuwing dadaan sa nasabing palapag. Ang 7 palapag ng gusali ng FEU na kilala bilang nursing building ngayon ay may makatotohanang istorya at sinasabing ito raw ang dahilan kung bakit pinagmumultuhan ito ng isa umanong babae na nagbibigay ng kilabot sa ilang mga estudyante pati na rin sa ilang mga profesor na nagtuturo. May isang hindi inaasahang trahedya na ikinagulat noon ng mga estudyante at mga profesor noong September 29 taong 2000. May isa umanong propesora ng FEU ang tumalon sa 7 palapag ng gusali na naging resulta ng maagang pagkamatay ng propesora. Sa video na ito ay sisimulan natin ang buhay ng sinasabing babae na nagmumulto sa Universidad ng Far Eastern at tatalakayin natin kung bakit at ano nga ba ang dahilan ng pagpapakamatay ng propesorang ito. Ang kwento sa likod ng mga ngiti ni Maningning Miklat. Si Maningning Miklat ay isang Pilipino na Makata, manunulat at pintor na isinilang sa Beijing, China noong April 15, 1972. Ang mga magulang nito ay Badyaw, na kalaunan ay nanirahan na rin sa bansang China. Si Miklat ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang si Banawe, na kalaunan ay naging opera singer sa New York. Si Miklat ay naging kilala sa kanyang Chinese bamboo zen paintings at sa kanyang mga isinulat na tula dahil sa kanyang pagtira sa China. Naging multilingual siya at marunong magsalita ng mga wikang Mandarin, Ingles at Tagalog. Taong 1969, nilisa ng pamilya ni Miklat ang Pilipinas. Panahon ito ng pamamahala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at lumipat sila sa China noong 1971. Noong taong 1986, bumalik ang pamilya ni Miklat sa Pilipinas pagkatapos ng People Power Revolution at nang maialis na sa pagiging Pangulo ng Pilipinas si Marcos. Nang makabalik si Miklat sa Pilipinas, nag-aral siyang muli upang ituloy ang kanyang master's degree sa Fine Arts sa University of the Philippines Diliman at pagkatapos nagturo siya ng sining sa Far Eastern University. Naging published author, multilingual poet, award-winning artist at tagapagsalin si Miklat habang siya ay nagtuturo. Ang kanyang unang nailathala na exhibit ay nagawa niya noong 15 taong gulang pa lang siya. Tumampok sa kanyang exhibit ang mga tradisyonal na Chinese na larawan na kanyang ipinipinta.
Ito ay dinisplay sa Cultural Center of the Philippines noong 1987. Sa parehong taon ay inilunsad niya ang kanyang unang libro na tula na nasa wikang Chinese na Wo De Shi o My Poems sa wikang Ingles. Siya ay naging isang fellow of the University of the Philippines National Writers Workshop noong taong 1990 at nanalo ng isang parangal para sa isang dulang Pilipino. Noong 1992, nanalo siya ng Art Association of the Philippine Grand Prize para sa kanyang pagpinta na may pamagat na Trouble in Paradise. Sa parehong taon din inilabas niya ang kanyang pangalawang libro ng tula na may pamagat na Voice from the Underworld. Sa kabila ng kanyang mga nakamit na karangalan, pagmamahal at naging kontribusyon sa larangan ng sining, sa hindi malaman na dahilan, winakasan ni Maningning Miklat ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon niya sa Education Hall ng FEU sa 7th floor ng dating Institute of Architecture and Fine Arts Building na ngayon ay nursing building na. September 29, 2000, saktong araw ng pinangyarihan ng insidente, habang si Miklat ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante sa 7 palapag, nang bigla itong umakmang tatalon para magpakamatay, lubhang ikinagulat ito ng kanyang mga estudyante at ikinabigla ng mga propesor ang nangyari dahil sa hindi malaman na dahilan kung bakit ito nagpakamatay. Kilala si Miklat sa pagiging mabait, tahimik at paladasal na guro, kaya ikinagulantang ng lahat nang biglang tumalon ang propesora na naging mitya ng kanyang maagang pagkamatay sa edad lamang ng 28. Ayon raw sa kanyang kaibigang taga UP Fine Arts, 2 linggo bago mangyari ang trahedya, nagbanta si Maningning na siya daw ay magpapakamatay, ngunit hindi malaman ang dahilan kung bakit nito gustong patayin ang kanyang sarili. May lumabas namang mga teorya kung bakit daw si Maningning ay nagpakamatay. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, kaya daw ito nagpakamatay ay dahil nagkaroon daw ito ng isang student affair o nagkaroon umano siya ng kalaguyo sa isa sa mga estudyante niya. Ngunit si Maningning ay kilala bilang isang mabait at relihiyoso, kaya pala isipan pa rin kung ginawa niya ba talaga ito dahil sa kanyang pag-ibig. Isa pa sa mga tinitignan ng ilan ay ang depresyon, dahil kilalang tahibig na tao si Maningning at mapapansing nagbanta lamang siya sa kanyang sarili, ngunit hindi naman niya sinabi kung bakit siya magpapakamatay. Matapos ang nangyaring insidente at matapos ang pagkamatay ni Maningning, nagsimula ang mga nakakakilabot na pagpapakita at aparisyon, lalo na sa 7 palapag ng nursing building. Nakakaramdam umano ang ilang mga estudyante sa 7 palapag ng nursing building na tila umiiyak na babae, at minsan naman nagpapakita ito sa hallway nakatingin na tila malungkot at nakaputi. Maging sa konektado nitong education building ay takot ang mga panggabing klase na sumilip sa daanan papuntang nursing building. Mayroon ring insidente na nagpakita raw si Maningning sa elevator sa naturang nursing building, at minsan daw parang may kasabay ka sa pagbaba at may bigla ang hahawak sa likuran mo. Mararamdaman mo raw ito lalo na kapag ikaw lamang ang mag-isa. Isa lamang ang kwento ni Maningning sa mga kakilakilabot na nangyayari pagsapit ng gabi sa FEU. At sa tuwing makakarinig ang mga estudyanteng nag-aaral dito ng mga ganitong kwento, nag-aalay na lamang sila ng dasal
at panalangin.